Tinawag nila ito si Bongsel Senator. Kita, without campaigning, naging senador na tuloy, bongo na. Matagal na ako sa politika eh. Pati ito si Bongo naman, he's been with me for several years. Galing Diyos talaga. Siya'y ating suportahan, ligat lang ang sabayan. Gusto ko sa Senado dahil siya ay natural. Ayaw sa maling gawain yan ang gusto ko dyan. Hayaan ang iba na magparatang na lang. Mamaya ho ating kausap po si Governor Amy Marcos. At katatapos lang din ho mag-file ho ng COC. At tatakbo rin ho senador ho mga kaibigan ha. Eh kapo no, personal lo, sinamaan ho ng ating Pangulo si Kuya Bongo ha. Ito nga ho ating kausapin. Nasa linya ho ng ating komunikasyon na si Sapa Kuya Bongo. Secretary Bongo, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Karex, at magandang tanghali sa mga tagapakinig ng On Target po. Apo, Secretary, kamusta ho kayo ngayon? At kahapon, no, halos hindi ho mahulog ang butas ho ng karayom sa dami ng sumuporta sa inyo na maghain ho kayo ng COC. Samantalahin ko lang po ang pagkakataon na pasalamatan po ang mga supporters ko. Ito rin po yung mga supporters ni Pangulong Duterte na patuloy po sumusuporta sa amin. Ano mm-hmm. ngayon? Maraming salamat po kahit umulan, nandiyan pa rin kayo. At mula sa ating Pangulo, maraming salamat rin sa inyo. Pasensya na po, medyo masikip, hindi naman po maiwasan. At in fact, napagbintangan pa nga na bakit raw lumampas apat. Eh, hindi naman namin kontrolado, dumating po kami, marami na pong tao at nakapasok po. So wala po akong kinalaman doon. Marami pong nakapasok. Opa. At kami mismo ng Pangulo, ayaw naming mag-violate ng mga ganong batas o patakaran po. Apo, pagkatapos niyo humagsimba ho kahapon sa St. Michael Parish Church, so, paano ho kayo kinausap po ng Pangulo na kinausap po kayo, nasasamahan na kayo mismo sa Comelico mag-file? Apo, nagpaalam po ako sa kanya na magpa-file na po ako mula galing po ako sa simbahan. No? Mm-hmm. Dasal po ako, humingi po ako ng gabay at mm-hmm. Enlightenment mo po mula sa ating Panginoon. Apo? At lumabas po ako at nakapag-decide na po ako na maghain ang aking kandidatura. Apa? Nga po, tumunta ako sa Pangulo at magpaalam po. Mm-hmm. At sinabi niyang sasamahan niya po ako. Apa, bali kailan ho'y naging buo ho yung decision niyo, Secretary, na mag-file ho kahapon? Hanggang huling minuto po nung pumunta po ako sa simbahan at nagdasal po. Mm-hmm. Po ako ng sign, no? Apa? Talaga bang papapile po ako? Mm-hmm. At nakakuha ako ng sign po mula sa ating Panginoon. Apa? Enlightenment po. At nakapag-decide po ako na gusto kong ipatuloy ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Apa, bali kung tayo ay papala din o papunta ho sa Senado, ano ho yung nakikita niyong problema ho ng ating bayan na magagawa ho ng isang Secretary Bongo? Sa ngayon po ay gusto ko pong i-improve po talaga yung medical services po natin sa buong bansa. Alam niyo, mm-hmm. marami na po akong laikot na hospital. Apa? Kulang po talaga yung mga higaan, no? Yung mm-hmm. mga hospital beds po. Yung iba nasa corridor na lang po. Apa? Tsaka ayaw ko pong ipinapasa-pasa pa po ang ating mga kababayan kung saan mm-hmm. sila lalapit hingin ng tulong. Apa? Kaya po, papalawakin ko po itong malasakit center po na one-stop shop na lang po, doon na lalapitan niya lang po. Nandun na ang DSW, DOH, nandun na po yung PCSO, Pag-Current Field Health, at maging zero balance yung bill niyo, konti Apa. Na lang pong babayaran. Apo, napakalaking tulong ho niyan dahil yung isang publiko, minsan nasa ospital na, pahihirapan pa, ang daming requirements, gagawin pa hong chibibo. Ito, alam niyo po, ito yung panahon ng hirap ng ating mga kababayan. Kung mm-hmm. saan sila hihingi ng tulong, huwag na natin pong pahirapan. Apa. Tulungan na lang natin. Apa, Secretary, mensahe po sa publiko, hindi na ho namin ganang aabalain, na alam naman ho namin, napakahalaga ho ng oras niya sa oras ito. Mensahe ko po sa mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa Pangulong Duterte, sa mm-hmm. kanyang gobyerno. Wala po kaming ibang hangarin po, kabutihan ng bawat Pilipino. Apa. At mahal namin kayo mga kapatid namin. Apo, at Secretary, sasanayin ko yung sarili kong tawagin kayong Senadora Bongo.
kung mamarapatin po at kaawaan po tayo ng Panginoon, sa hiningi ko po ang tulong ng ating mga kababayan at sa kanila na po humusga kung sa tingin nilang nararapat po tayong manungkulan. Apo, daghang salamat po, Secretary Bongo. Salamat po, magandang hapon po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Secretary Bongo, Special Assistant to the President. May programa po kami pamimigay ng mga sapatos sa mga hikaos. Kung mayroon naman po kayong hindi na ginagamit, maaari po ninyo i-donate sa mga Pure Gold branches nationwide. Maraming salamat po sa inyong malasakit, sa mga kababayan nating nangangailangan. Muli, ito po si Kuya Bongo, ang tulay ni Pangulong Duterte sa tunay na pagbabago. Maraming salamat. Yan ho ang tinig mga kaibigan na ni Senadora Christopher Lorenza Bongo. Abay, kahapon na, pasado alas 4 ho mga kaibigan. Abay, maraming nagulat to eh. Abay, mantaki mo. Eh, kasama ho ang ating Pangulo. At itinaaso yung kamay ho. Ha, ni Kuya Bongo. Akala nga ho ni iba ho dun eh. Ano ho to? Proclamation na ho. Hindi ho, nagpapail pa lang ho yung mama. Pero kung susukatin mo at bibilangin mo yung kapasidad nung naandun ho, para bang kahapon eh, tapos na ho ang election eh. Aba, hindi ho ganun, Garex. Kami naniniwala ho, yung programang One Stop Shop, Malasakit Center, ilalapit ni Kuya Bongo, Luzon, Visayas, Mindanao. Siguro habang nanonood si Kuyang Andy Gonzaga. Eh, tuloy mo lang, Karek. Napakaganda ng paksa mo. Ikaw talaga, boss, ha? Yan ho ang tinig ho, mga kaibigan, ha, ni Senador Bongo, ha? Alam nyo, nung huling makasama ko ho to, abay, mayor pa lang ho, si Tatay Digong. Kasi nung panahon na yun, tatapating ko ho kayo. Kung titignan nyo, yung mga previous na interview ho kay Mayor Duterte nung araw, wala naman ho gano'ng nag-i-interview sa kanya sa national ho. Tatawagan ko ho niyan si Kuya Bongo. Eh minsan ho, nasa bukid do sila ni Tatay Digong. At kumbaga yung sakripisyo, nagtyaga ho ang inyong lingkod para imulat to ang taga Metro Manila na malaki ho yung magagawa ho. At ang taong bayan ho magdidesisyon, papunta ho dun sa Senado. At ang luwag ho nung pintuan, 12 ho yan. Sasala ho ang sandok ko sa palayok, ha, Kuya Andy Gonzaga. Pasok yung manok natin. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Kayanong.